Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 10, 2024. Patuloy nga pong lumalakas pa yung Northeast Monsoon o yung Amihan na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Bicol Region. At dito nga po sa May Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Yung Sterlis naman ay apektado po niya ng parte ng Visayas, Mindanao hanggang sa may parte ng Palawan. At ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, may mga pagkakataon na hihina ito at muling lalakas, kaya maiibsan nga po yung alinsangan ng panahon. Pero mararanasan po natin yung alinsangan ng panahon pagdating po yan ng tanghali. At wala naman tayong minomonitor no, na posibleng magiging bagyo sa mga susunod pang araw hanggang sa susunod na linggo. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan natin may chance nga po ng mahina at katamtamang pag-ulan ng eastern section ng Bicol Region, Central Luzon. Hanggang dito nga po sa may northern Luzon, may chance nga po na mahina at katamtamang pag-ulan. Hanggang dito po yan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces. Pero yung Visayas, Mindanao ay magiging maayos at magandang lagay ng panahon. At yung natitirang bahagi naman po ng Palawan, asahan natin na posibleng maging makulimlim ang kaulapan. Pagdating naman ng alas 3 ng hapon na mamaya, asahan po natin na mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong naasahan ng mga posibleng malalakas na pag-ulan. Maliban lamang sa mga isolated rain showers sa may Visayas, Bicol, Mindoro provinces, at makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan may pagbugso ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, no? Patuloy na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, mamaya, may chance pa rin po ng pag-ulan ang eastern section ng Bicol Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast pagdating nga bukas, March 11, asahan nga po natin na patuloy pa rin tayong maapektuhan nung Northeast Monsoon o yung Amihan. Pero bahagyang hihina nga po ito dahil magkakaroon nga po ng high pressure area dito nga po sa may parte ng karagatan ng Japan. Pero apektado pa rin po yung ating bansa nung Amihan. At yung Sterlis naman, apektado po niyan yung parting Mindanao. Pagdating naman po ng March 12 hanggang March 13, mapapansin nga po natin yung muling paglakas ng Amihan dahil nga po may high pressure area muli. At ito'y aabot hanggang sa parte muli ng Bicol Region. Asahan natin may chance muli ng pag-ulan sa may eastern section ng Luzon. Pagdating naman ng March 14 hanggang March 15, asahan nga po natin na may pagbugso pa rin yung Amihan at habang yung Sterlis naman ay apektado po niyan ang Visayas at Mindanao. By March 16 hanggang March 17, dito nga po mapapansin natin hihina yung Amihan, apektado naman muli tayo ng Sterlis. At pagdating naman po ng March 18 hanggang March 19, dito po mapapansin natin muli pong iihip yung Northeast Monsoon o yung Amihan na makakaapekto po yan hanggang parte ng Luzon. Sa ngayon nga po, wala po tayong nakikitang anumang posibleng sama ng panahon o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa na posibleng makaapekto dito nga po sa mga lugar na posibleng tamaan ng mga posibleng sama ng panahon kagaya nga po ng Mindanao at ng Visayas dahil nga po karamihan ngayon kung magkakaroon nga ng sama ng panahon ay posibleng puro parting Mindanao at Visayas ang posibleng tamaan nito. Pero sa ngayon nga po, wala tayong nakikitang anumang banta ng sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.
Iba yung pag-iingat din po pala sa ating mga kababayan sa parte ng Australia dahil nga po no, halos sa advanced weather forecast, 3 hanggang 4 na bagyo ang mabubuo sa may parte ng Australia ngayong buwan ng Marso.